Ilang araw na lang at pasukan na at alam kong marami ng excited magbalik eskwela. At bilang magulang, ang pagiging mahusay na estudyante ninyong mga anak ay sapat ng kabayaran sa lahat ng aming sakripisyo. Alam ko na wala pa akong anak na nag-aaral sa ngayon dahil ang aking baby na si Liam ay 1-year-old, pero meron akong kakilalang single mother na mag-isang nagtataguyod sa kanyang pamilya. At dahil dyan, nakaisip ako ng simpleng paraan para kahit papano ay gumaan-gaan ang kanyang mga responsibilidad, at yan ay sa pamamagitan ng back-to-school shopping kasama ang kanyang mga anak. Masaya ako ipakilala sa inyo si Kelly at saka si Raisa, at mamaya kasama natin sila mamili ng mga gamit sa eskwela. Ako po si Raisa, grade 7 ngayong pasukan. Ako po si Kelly, ako po ay grade 5. Ano, lagi po siya nagtatrabaho kasi po bawat araw po may pasok po siya. Wala po siyang day off kasi. Mahalagang mahalaga po dahil po sila po yung nagpapakain sa akin at nag-aalaga pag may sakit po ako, at sila rin po yung tumutulong para makapagtapos po kami ng pag-aaral. Mag-aaral po ako ng mabuti para ma-proud din po sila sa akin, para hindi rin po masayang yung pinambabao nila sa akin araw-araw. Ikaw naman, Kelly, anong pangako mo kay Mama? Ano po, magtatapos din po ako ng pag-aaral para po matulungan ko po sila ng maayos. Welcome back to another episode of the JK Vlogs. It's a special vlog today kasi po tayo ay mamimili ng mga back to school items. At bago yun, syempre kakain muna tayo sa paborito natin, Jollibee! Not sponsored, pero kain muna tayo sa Jollibee para may lakas tayo. And then, pupunta na tayo sa National Bookstore. Nandito na tayo ngayon sa SM Annex. Kasama ko pa rin si na, ano ba kaya mo? Raisa. Si Raisa at si Kelly. Una muna tayo pupunta sa may Miniso kasi ang cute ng mga ball pen doon kumpara sa National Bookstore. Kaya mag-quick stop lang muna tayo sa Miniso. Tapos mamaya-maya onte, pupunta tayo dun sa bilihan ng mga notebooks na. Dito sa Miniso, may endless supplies din dito ng mga cute-cute na mga pang-school, pang-office. Ayan, may mga notebooks silang ganyan. So, papipiliin natin si Ate Raisa at saka si Kelly kung anong gusto nilang ballpen. Actually, ang pinunta namin dito ay yung kanilang mga ballpen. Cute kasi yung mga ballpen nila dito. Habang pumipili ang mga bagets na mga gusto nilang pentel pen at saka mga ball pen, ay ako rin, mamimili rin ako ng ball pen na kailangan ko sa bahay kasi nagkakaagawan ng ball pen sa bahay. Si Ate Ana may nakita. Para kanina? Kay Lia. Ay, mag-back to school din si Lia. Mang cute eh, oh. May backpack pa siya. Sige, kunin natin yan. Si Bibi. Nandito na kami sa Payless, magtitingin kami ng magandang black shoes para naman pagpasok nila ay maganda ang kanilang pormahan. Maganda yung mga shoes nila dito, mura lang din. Tapos meron pa silang 15% off na promo today. Ayan, susukatin muna natin yung size ng paa niya. Ano size to, Ate? 13 daw. Pumipili si Kelly ng gusto niyang design ng shoes. Anong gusto mo? May bulaklak ba? May ribbon?
Kelly, happy ka sa shoes mo? Gusto mo yan? Andito na tayo ngayon sa loob ng department store. Magtitingin tayo ng magandang backpack na hindi naman super mukhang flashy, pero enough lang yung pagka-cute niya para sa school. Raisa, anong gusto mong kulay? Light blue. Light blue. O sige, hanap tayo ng light blue na backpack. Tapos may nakita kong buy one take one banda dun sa gilid. Ate Raisa, anong gusto mong kulay? Light blue. Bakit light blue? Ayaw mo ng pink para girl na girl? Pwede rin. Pero mas gusto mo pa rin blue. O, blue na lang. O, sige. Kuha tayo ng isang blue nito at saka isang light pink para kay Ate Kelly. Kasi, ayan. Ito yung pinaka-okay kasi na presyo eh. Tapos buy one take one, maganda rin yung quality niya. Medyas para sa kanila. Naalala ko nung ako'y nasa elementary years ko pa. Yung medyas ko noon, nana, may butas pa, kaya nakatiklop. Sa akin, malawag din sa may banta, tapos nalagyan. Alalagyan ng goma? Ay, nako, naalala ko. Ganun din ba kayo, nang maliit kayo, nag-goma rin kayo para ma-extend yung buhay nung inyong medyas? Nakikita niyo po yung mga tao na nandun. Siguro may mga apat na rows ng ano doon, ng linya, ganun kahaba. Kaya I think mas maganda na doon na lang kami muna sa SM Department Store kasi naman meron namang mga school supplies din doon. Doon na lang kami bibili para less pila. Kanina wala masyadong tao dito, ngayon dumami bigla. Pero kumpara sa National Bookstore, mas konti yung tao dito. Anyway, okay din naman yung selection nila dito. Maganda rin naman at saka mura din naman. So hanap tayo ng mga notebooks para sa kanila. Yung mga bata nasa likod. Hello! Nahihiya sila. Hindi sila sanay na nakukuha na ng video. Anyway, medyo may pagsiksika na nagaganap. Gawa ng dami rin mga magulang na bumibili ng mga supplies para sa kanilang mga anak. Kapag public school kasi, mas preferred talaga ng mga teachers, even yung mga students, yung ganito, yung nakatahi na siya. At saka okay din yung may kulay na ganito, no? Kasi, alam nyo ba, minsan kasi color coding ang mga teachers sa kanilang mga subjects. Okay, so dito na lang tayo kukuha kasi ito nakatahina. Kapag kumuha kasi tayo ng naka-spring, tatahin din. So, eto na lang para mas madali na. Si Ate Ana, nakiki-feeling back to school. Buo back to school ka din. Ate Ana. Maghahanap ako ng kade ng TikTok. Gahanap ng kade ng gintong notebook. So, yung dalawa ay busy-busy pa mamili. Sobrang dami siguro ng options nila. Hindi nila alam kung anong kulay. Habang po ipili ang mga bagets na nandun, ang gusto nilang kunin ng notebooks, ako naman ay, I think, mas okay na tumingin na ako ng mga pad paper kasi kailangan din ito sa listahan ng mga back-to-school supplies ng mga bata. Grabe, ang mahal na pala ng pad paper ngayon. 40 pesos na yung ganito. Yung panahon ko, eh, mura pa ito, eh. At saka mas makapal pa, hindi ganyan kanipis. Andito na ako sa may paper section. Pumipili kami ngayon ng okay na bond paper na pwedeng gamitin ng mga bata para sa pamproject. Na sakto sa aming budget din. Siguro pwede na to. Ito yung pinakamura eh. Manipis siya, pero okay na yan kasi marami naman yung gagawin nilang project. Naalala ko no high school ako, ang ballpen namin ay yung pilot. Tapos, panipisan, pag-aangan ng pagsusulat nun. At saka meron pa isa, ano nga yun, yung may 0.3, 0.5? Ano yun? Yung pag nalaglag? Tama. Ay, wala na, masira na. Ano ba? Nakalimutan ko. Naalala ko na. GTEC.
point 3 tsaka point 5. So, eto na lahat yung mga bibili natin. Nakapila na kami ngayon sa counter. Andiyan na po yung counter. Andito muna kami kasi nakalimutan pala namin kumuha ng ruler. Kaya din nagkash yung budget para sa mga back to school supplies ng mga bata. So, let's go! Sobrang thankful ako sa opportunity na to at alam ko na sa dami ng blessings na dumarating sa akin, marapat lamang na ibahagi ko rin ito sa mga tao na nangangailangan. At kahit na medyo limited ang ating budget para dito sa back to school shopping video, masaya pa rin ako kasi nakita ko yung matatamis na ngiti mula dun sa mga batang yun. Dahil sa experience na ito, na-realize ko rin na walang kahit anong hindi gagawin ng mga magulang para sa kanilang mga anak. At para sa inyong mga anak, munting paalala, ang pera po na pinagagastos para sa inyong pag-aaral ay hindi po namin inuutot, hindi namin pinupulot, at lalong hindi tumutubo sa mga puno. Sa inyong pagpasok ngayon darating na Hunyo, lagi niyong iisipin na lahat ng ginagastos sa inyo ng magulang niyo ay mula sa dugo, pawis, luha, puyat, yan po ay pinagsusumikapan ng inyong mga magulang para kayo ay makapagtapos. At ang simpleng kapalit o sabihin na natin na sukli na kanilang hinihiling ay ang kayo po ay mag-aral mabuti. At para sa aking mama at papa, maraming salamat dahil pinag-aral niyo po ako sa isang napakagandang universidad na kahit na hindi tayo mayaman, ay talaga itinaguyod niyo, iginapang niyo hanggang sa ako po'y makagraduate. At para sa mga manonood ng video na ito, maraming salamat sa inyong oras na inilaan para matapos ninyo ang video na ito. At ang aking dasal ay sana sama-sama tayo muli sa susunod na Balik Eskwela at sana higit pa sa dalawang estudyante ang matulungan natin. Kung gusto niyo pa akong makilala, pwede kayong manood ng aming mga family vlog. Hashtag the JK Vlogs, and we'll see you on the next one. Bye! Kita-kita tayo ulit!